Silgal. Welcome back mga katropay! At kung kanina nga, diniscuss si Dr. Jing kung ano nga ba ang rayuma, mga sanhi at sintomas nito, ngayon naman naalamin natin ang difference or similarities din nito sa isa't isa pang, sa isa pang sakit sa kasukasuan na tinatawag nating gout. So Doc, bilang ako, wala rin akong alam about gout. Hindi goat ah, gout ah. Hindi goat. Gout. Sabi ko ba, Doc? De. Ayun pala eh. Sabi ko sa mga katropay. Gout. So, walk us through naman, Doc. Ano nga ba ang gout? Ang gout ay isang rayuma or arthritis na sanhi ng mataas na uric acid. Ah, so it's a type of? It's a type, just one of the many types akala of arthritis. Akala ko, ano, magkaibang kategory sila. Under siya ng arthritis okay. Or rheumatism. So isa lang siyang type dahil siya sa mataas na uric acid no, in our body. So ang uric acid, ginagawa natin ito araw-araw. So sometimes people feel na pag may gout sila dahil meron silang kinaing masama, di ba? But more often than not, it's really because our bodies produce a lot. So part of life yan, I always tell my patients na araw-araw na buhay tayo, gumagawa tayo ng uric acid because it's a waste product. And then, pag hindi siya natanggal enough ng body natin, pwede siya mag-accumulate yung uric acid and it can crystallize into the joints. Pwede siyang mag-cause ng gout attacks. Alam mo, yeah. So, yun. Alam mo, Doc Jing, Nicole, na-realize ko, no? Rheumatism, di ba? Yung buong umbrella na yun. Yes. Parang siyang family tree, eh, no? Oh, parang ang dami ng mga kamag-anak na parang... Ito, yung gout pala, pinsan niya. Pinsan nito, tapos kamag-anak nito. Yeah. So, under siya nun. Oo, tama ka. Para siyang umbrella with a lot of branches. A lot of branches. Yung gout is just one relative. But it's a major quote-unquote yes. relative. Kasi sabi sikat mo, siya. Sikat siya. It's the most common inflammatory arthritis in the Philippines. Pero Doc, sabi mo, we produce uric acid a lot every day. Every day we Why do, does we your do. Body produce uric acid and how can you dispose of your so, uric acid? So, two-thirds of the uric acid in our body is from our own bodies. Ano yan eh, yung mga cell metabolism, nagiging byproduct siya of metabolism, no? So, two-thirds yan and one-third usually yung pinapasok galing sa food, diet na yung iniinom. In a normal person, meron mga tao na overindulgent yung mga manginginom, so medyo mas madami silang pinapasok. But yung in a regular person, majority of uric acid is from our bodies, ourselves. And then, yung nilalabas siya dapat ng kidneys and sa gut, sa dumi. Yeah. So, yun yung natural process. But sometimes, kung kulang yung paglabas, or over yung pag-produce, naiipon siya sa katawan. So ito yung mga hindi regular mag-metabolize masyado? Pwedeng may problem sila sa kidney, hindi nila mailabas. Or pwedeng overproducer sila or meron silang ibang, like meron silang gamot that can increase the uric acid. Or meron silang like sakit tulad ng mga psoriasis or prostate cancer or any malignancy na mabilis yung, kumbaga yung cell turnover. So pag maraming cells na namamatay, mas maraming byproducts yan na nagagawa. Uric acid is one of the byproducts. Ito, Doc, I'll just simplify the question. Yes, paano ko malalaman kung mataas ang uric acid ko or if I'm at risk for gout? So ang uric acid can be checked by a blood test. But I also want to say here na hindi porke mataas ang uric acid ng isang tao ay meron na siyang gout. So hindi lahat ng mataas ang uric acid nagkaka-gout. Hindi lahat ng mataas ang uric acid ay dapat gamutin ng gamot. Oo. So yung gout, pag meron ka ng gout, kailangan mo na usually ng maintenance medicine to lower the uric acid. Pero kung wala ka pa namang gout, wala kang heart disease, walang kidney problem, usually yung high uric acid na yan, pwede namang itry lang i-control ng diet, no? Basta hindi pa nagkakaroon ng mga atake. Yeah. Hindi naman lahat ng may uric acid issues, kailangan ng gamot. Okay. So this time naman, pag-usapan natin, let's zero in on the pinsan, the gout, the Doc. Ano ang mga karaniwang sintomas nito? Pinaka-common or pinaka-madalas sa sintomas ng gout, yung bigla ang napakasakit, napakapula ng kasukasuan. So magang-maga talaga yung joint. So usually sa paa nag-start, either sa big toe, your right, or sa ankle, or sa tuhod, doon nagsisimula usually yung first attacks of gout. Napakasakit, mahirap ilakad. Sabi nga ng mga pasyente ko, mahanginan lang daw ng hangin or madampian lang ng kumot. Masakit na raw talaga. Super sakit. It's hard to walk.
That's why a lot of them think na nag-fracture ba ako, nabalian ba ako ng buto, magpapa-x-ray, ganun. No? So, yun yung typical symptom of a gout attack. And then, pwede siyang mawala on its own in a few days. Days? Pwedeng mawala. Or a week or two, pwede, no? And then in between, pag gout attacks usually, there's zero pain until the next attack. Yun yung kakaibahan ng gout with other rheumatism causes. Na yung iba kasi daily may pain, na konti lang. Yung gout, biglaan siya, explosive, napakasakit. Pag nawala siya, pwede siyang maging zero pain until the next gout attack. Para ano, just like that? Yes, ganun. Mas gusto mo bang isang bagsakan yung sakit? Or baka yung andyan lang parating yung sakit, pero hindi ka mabibigla? Mas gusto ko yung parang biglaan na lang. Oo, tapos parang biglaan din wala. Oo. Kasi kung medyo gradual, parang iinday mo yun. Tapos parang ganun siya. Oo. So doon ka sa pinsan na gout. Doon ka sa pinsan na gout. Pero masasaya kong zero. Masasaya kong zero. Masasaya kong zero. Okay. Zero pain. Eh pero Dok, ano naman ang mga bawal na pagkain, pagkain sa taong sa may gout? Okay, so commonly iniisip ng tao or alam ng tao na bawal daw ang munggo, no? Bawal yung mga gout. Pero ang totoo, ang talagang magandang iwasan sa mga taong may gout ay alcoholic drinks. Yung mga alcohol, important. Uy, madam! Oy, may mga ano na dito. Madam! Meron na napapaganan dito sa mga prod natin. Oh. Alcoholic drinks. Maganda rin umiwas sa mga red meat. And then... Bawal ka ng wine, bawal ka pang steak. Bawasan. Manage. Bawas. And then salt. Yung sodium sa salt, nakakataas ang uric acid. Yung fructose sa sugar, matatamis, nakakataas din ng uric acid. So, yun yung mga magandang bawasan. Okay. Yan yung mga gusto ko, Doktor, eh. Yung hindi naman bawal. Hindi yung naman bawal, ano lang. Bawasan. Bawasan. Okay, so ngayon meron na tayong idea kung ano nga ba ang gout. Sa puntong ito, isang katropay natin na diagnosed sa sakit na ito ang magbabahagi ng kanyang kwento at meron siyang ilang mga katanungan para kay Doc G. Let's all watch this. Hello po, ako po si Steven Yang, diagnosed po with gout since 28 pa lang po ako. Pag umatake po siya, minsan sobrang sakit, hindi po talaga ako nakakatayo para umihi man lang o makapasok sa trabaho. Kaya sobrang burden po siya sa akin. So ang question ko lang po is, meron po bang treatment sa gout ko and namamana po ba siya? Yun lang po, salamat po. Okay, so balikan natin ang mga katanungan ni Steve. Treatable ba daw ang gout? At tanong niya rin, ang sakit ba na ito ay namamana ba? Well, kinuwento na yun ni Doc Jing kanina, pero para po masagot yun, ano po ba ang nagagamot? Nga ba permanently ang sakit ng gout? Ang gout, no, tulad ng mga ibang chronic diseases like diabetes or hypertension, yung high blood, pwede silang makontrol. You can control it para normal yung buhay natin. Walang masakit, walang sira sa kidney and others. Yung cure na sinasabi, yung nagagamot or nawawala, hindi siya mawawala talaga permanently. Pero you can control it. We can control it para yung pamumuhay mo ay normal. So, minsan kasi parang people look for a cure. Pero wala naman kasing permanent cure. Pero may maintenance. Yeah. Parang yung high blood pressure, hindi naman pwedeng iinom ka lang ng gamot ng 1 month, tas tapos na, di ba? Usually, you have to maintain your medication para hindi gumawa ng uric acid yung body masyado, para hindi ka magkakaroon ng gout attack. So, pwedeng-pwede siyang makontrol. Yeah. And then, yung next question ni Steven, yung namamana ba? So, tama, yes, namamana siya, no? Kasi, nasa genes, nasa lahi kasi siya, pero yun nga, hindi porke meron si daddy or meron ang tito mo o kapatid mo, magkakaroon ka din. So, mas malaki lang yung chance na magkaroon din ang mga anak mo or relatives mo, dahil usually nasa lahi nga ito, but it doesn't mean na automatic siyang magkakaroon. Tsaka Nicole, nabanggit ko kanina kay Doc na nasa lifestyle ba? And Doc mentioned that... Pwedeng makatulong yung lifestyle sa pagkakaroon ng gout, no? Pero like I mentioned to Migs sa kanina, kahit na may mga taong ang pangit talaga ng lifestyle, manginginom, etc., pwede silang hindi talaga magkaroon ng gout kasi wala sa genes nila, eh, no? Mm-hmm. At the same time, meron mga tao na very health conscious, you know, very fit, very cautious with what they eat, pero talagang very strong yung genes sa gout, pwede pa rin sila talaga magka-gout attacks and magka-high uric acid level. So,
hindi lahat ng make-out ay kasalanan niya yan, no? Na dahil kumain kayo ng ganito or ganyan. Ang importante kasi is, if alam natin na nasalahi din natin siya, mas mag-ingat na tayo. Kasi yung ipapasok natin sa katawan natin na bad food and drinks, makakadagdag yun sa ginagawa ng katawan natin na overproduction ng uric acid. Pero Doc, kasi ano, sa first body natin, we started off with usually yung pain, yung rheumatoid na feel natin, meron siya mga serious health implications pala. Pwede. Indication lang pala siya. Pero this time, ano-ano ba yung mga ibang health implications ng pagkakaroon ng gout? So, pag nagkaroon ng gout ang isang tao, pag hindi siya na-control yung uric acid level, pwede magkaroon ng problem sa kidney. Pwede talaga masira yung kidney. Kaya super nalulungkot kami talaga when we see patients na uncontrolled yung gout, tapos sira na yung kidney. Kasi pag nasira ang kidney, ano bang bagsak mo, di ba, dialysis or transplant? Medyo mahirap. So we have to prevent that from happening. So aside from kidney problems, pwede ring mas mataas yung risk na magkaroon ng sakit sa puso. Pwede magkaroon ng tinatawag na tophi. Meron ba kayo nakikita na yung mga bukol-bukol na pwede sa ear, pwede sa kamay, sa voice? Akala ko yung ano, yung titignan ko, ilan yung anak mo? Iba yan, iba yan. Pero meron so, ano, bukol-bukol. Yung mga namumuong uric acid yun eh. So it can damage the joint. Matigas siya, Doc. It can be very hard. Para siyang bato. Tas ano tawag ulit, Doc? Tophi or tophus. Pag isa lang. Tophi, T-O-P-H-I. Yeah, yeah, okay, oo. So collection yun ng mga uric acid. Tapos they eat into your bone. So bumubukol siya. Pwedeng mag-erode. Pwedeng ma-infect. So, pwede ka talaga magkaroon ng komplikasyon pag hindi na-control yung uric acid that causes gout. So, seryosohin. Huwag ismolin. Mas maganda, yes. Maganda yung rhyming mo doon, Migs. Okay. Kataon lang. One point for Migs. Lang. Chamba. Okay. Ang dami na nating usapang legit. Pero sa aming pagbabalik, confirmation time na. Myth or legit? Sa pagbabalik namin, kasama pa rin si Dr. Care. Dr. Care.